mabibilis na smash. Yan ang aking nasaksiyan dito sa 4th Flexible Cup International Table Tennis Championship na ginanap sa Ateneo Blue Eagle Gym. Mas mahirap na ang torneo ngayon dahil imbitado din ang mga taga-ibang bansa tulad ng Indonesia, Malaysia, Nigeria at China. Ayon sa President ng Table Tennis Association na si Charlie Lim, ito'y isang mabisang paraan para mahasa ang RP team. Hopefully, someday in the future that we can competitively in international tournaments. Umabot sa 36 na koponan ang lumahok sa taong ito. Open ang torneo sa lahat, maging ang mga kabataan ay kasali din. Samantala, pinagandaan ng mabuti ng Team Lopta ang cup na ito. Noong nakaraang Disyembre, pumangalawa ang nasabing team sa first international sports youth challenge na ginanap sa Singapore. 6 na bansa ang lumahok kung saan China ang nagkampiyon. Getting the second place, beating the other countries, is already a big achievement for provincial players. And some people are asking me, how come I did not bring Manila players? Kasi kaya naman natin, no, if we give the proper training. Sa sport na table tennis, hindi kinakailangan masyado ng tangkad para manalo. Isa pang kagandahan nito ay malayo sa anumang pinsala. Ang kinakailangan lamang ay tibay ng loob, kaliksihan at bilis ng pag-iisip na karaniwan naman sa ating mga Pinoy. We can excel in this sport because it is very economical and the Philippines have very good talent. Ramti, para sa Sports Update.